Napakahalaga ng araw kaya tayo nagmamadali. Kasi nga tayo ay nagmamadali, kailangan tayo ay dahan-dahan para hindi magkamali. Kaya nga slow motion ang aking pagtakbo. Napakahalaga ng araw kasi hindi na natin maibabalik pa mga nakaraan. Kaya nga kailangan natin kumilos hanggang mayroon pang araw na naghihintay para sa atin. Dahil nga nakalipas ay hindi nababalik pa, motor ko lang bumabalik. Sa bawat pagod at pawis na ating nadadanasan ay may kapalit itong kaginhawahan. Sa bawat pagsubok ng buhay, meron itong solusyon na naghihintay. Ang kailangan mo lang talaga kapatid ay harapin at hanapin ang solusyon dito. Minsan talaga ay napakahirap itong makita. Mananalangin ka sa Panginoon na hanapin ang solusyon. Minsan binigay na sa iyo at binigyan na ng kasagutan pero hindi mo pa rin makita-kita. Minsan kasi ang solusyon ay hindi direktahang binibigay sa atin. Minsan gumagamit siya ng ibang tao. Minsan naman ay nagbibigay siya ng sign. Isang palatandaan na sign kung ano ang gagawin mo. Kaya nga minsan binabaliwala natin yung mga sign na binibigay sa atin. Minsan hihiling na naman tayo. Ang tanong natin bakit hindi binibigay ang solusyon para sa atin? Hindi mo lang alam na binigay na sa iyo, hindi mo lang talaga pinapansin. Binabaliwala mo lang kasi kaibigan. For today's video nga mga idol, magsishare ako. Isa din ako sa naghahanap ng kasagutan sa mga hiling at pangarap ko na dapat kong marating. Dahil nga ang profession ko ay magturo sa mga bata, magbigay ng kaalaman sa mga nangangailangan, magshare ng kaalaman kung anong meron tayo. Pero ganun pa man talaga hinanap ko kung ano talaga ang landas na para sa akin. Langin din ako sa Panginoon kung ano ang landas na para sa akin. Pero bago niya binigay ang kanyang kasagutan, maan muna kami sa batinding pagsubok ng aming pamilya. Wala kaming sariling bahay at kami naninirahan lamang. Wala akong mapasukan trabaho dahil hindi ako matanggap-tanggap. Isa kasi sa kinainisan kong qualification ay ang pleasing personality. Abay, kailangan kang matangkad. Wala naman talaga akong itatangkad. Kagwapuhan lamang. Charot lang yan mga idol. Ako'y nagpapatawa lang. Dahil nga dumanas kami ng sobrang hirap talaga sa buhay. Mas minabuti kong harapin at hanapin ang aking sarili para sa aking pamilya. Lumakad ako ng lumakad at hindi ko alam kung saan ako patungo. Hanggang sa makarating ako sa isang gate at makita ko ang isang pamilya. Kami silang bisita sa kanilang terrace. Pumasok ako sa loob at hindi ko akalain na nagba-Bible study sila. Nakakatuwa naman at maluwag ako tinanggap ng pamilya. Hanggang sa nalaman nila na naghahanap ako ng pagkakakitaan. Agad naman ang sinagot nila ang aking kahilingan. Natinda nila ako bilang paninimula ng aking hanap buhay. Hindi na ako nagdalawang isip. Ito na kasi ang pagkakataon para ako'y makapagsimula. Kung na iniisip kong anong profession meron tayo. Ang mahalaga ay kumita tayo at mabigyan natin ng pagkain ang ating pamilya. Ito na nga nagsimula ang aking hanap buhay. Ang maning adobo o peanut business. Dahil yung amo ko ay tumigil sa kanilang hanap buhay. Nais ko na lang na ipagpatuloy ang ganitong hanap buhay. Sa hanap buhay na ito, minsan ay sagana, minsan din ay mahina. Ang pinagkakapitan ko na lang talaga ay tiwala at kung anong mararating ko dito. Dahil ako ay naniniwala na ito ang kasagutan sa mga hiling ko. Marami din na nagtatanong bakit pinagpalit ko sa profession ko ang hanap buhay na ito. Napakahirap talaga ipaliwanag. Siguro ito ang kasagutan sa mga hiling ko. Isa siguro itong palatandaan na bawat tao ay may sari-sariling kapalaran. Meron sineswerte at meron namang hindi. Dito nagsimula din ang aking pangarap. Ang tumulong sa mga pag-alagala sa lansangan. Ilang isang pagpapasalamat sa Puong May Kapal o sa ating Panginoon na hindi kami umabot sa puntong ganito ang sitwasyon. Hindi man kami sagana. Hindi naman kami mayaman. Hindi naman kami successful sa aming hanap buhay. Basta ang sinasabi ko, kahit anumang mangyari, ang mission ko ay pagpapatuloy ko. Dito rin naman nagsimula yung aming hanap buhay ng peanut butter. Marami tayong nakilala at naging customer hanggang sa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mararating ko dito. Dahil nga ang negosyo ay dalawa lang ang pupuntahan. Meron tagumpay at hindi. Aminin man natin sa hindi tulad din ng mga sikat at malalaking negosyante. Dumadanas din ang kanilang mga pagsubok. Kaya abangan nyo na lang po mga idol kung ano yung mga update ko sa aking munting hanap buhay. Muli si kasama vlog 507 ay nandito at humihiling na sana patuloy nyo suportahan at i-follow ang aking Facebook page Kasama Vlog at ang aking YouTube channel Kasama Vlog 507. Maraming salamat po. God bless.